lumilitaw na parang napakatindi ang galit nitong Salarin doon po sa mga biktima, lalo na po dito sa nanay na si Ma'am Rhea, na bukod sa napakaraming saksak na natamo niya, ginilitan pa po ang kanyang liig. Gusto pala sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon, natulungan ako na magdasal na mahuli ang tunay na may sala at tunay na kriminal. Kasi akong naipit dito, sir. Pero hindi ako susuko kasi malinis ang puso ko, malinis ang kamay ko. First of interest ako kasi ang pamilya ko yan, sir. Alam ko yan. Willing ho ba kayo? Kami pong pupunta dyan. Kami mag-facilitate. Kayo po ilay detector test. Yes, sir. Nais din po ipaalam ni Sir Rafi po yung pakikiramay po niya, ang programa, at nandito po kami para matulungan po kayo, mabigyan po ng hustisya sa nangyari po sa inyo, mga anak at sa inyo pong asawa. Anong oras po kayo umalis po ng bahay? Ng August 2? Oras ng 7 a.m. po. Ano po ang ginagawa ng asawa po ninyo at mga anak? Nasa labas po kami kasi bago ako umalis po, ma'am, naglalambingan muna kami. Mga anong oras po kayo nakakarating po ng bahay po ninyo, tatay? Estimated po, ma'am, 6 p.m. Pagdating niyo po ng alas 6 po ng gabi, ano po ang nadatnan po ninyo, tatay? Ayun po, ma'am, bulagta na mag-ina, ma'am. Lahat po sila nasa labas ng bahay. Ma'am. Ano po ang pwesto nitong si Rhea? Hindi ko na po matanda, ma'am, kasi parang na, ano ako, ma'am? Nabigla na po kayo. Lang po sila. Yung dalawang bata po ba ay nasa kamay po ni Rhea? Hindi pa man siya nakita ko, distansya pang isa. Pagpasok niyo po sa inyo pong bahay, meron ho bang mga nagalaw na mga gamit po ninyo? Yes po, ma'am. Pero kasama na po yung tanod tsaka kunsyal po, ma'am. Na yung mga damit sa loob ng bahay namin, ma'am, kalat na po. May nawala po ba kayong gamit? Eh, ma'am, yung wallet namin na yung pangbabaeng wallet na sa banig na po, ma'am. Tapos yung Mercury na wallet, hindi ko po nakita. May laman ho ba yung wallet? Hindi ko po alam, ma'am, kasi ang asawa ko lang pang humawak ng pera, ma'am. Dati po kasi ninakawan na kami dyan, yung lahat ng alkansya ko nawala. Ilang taon na ho ba kayong nagsasama ni Rhea? Sobra isang taon po, ma'am. Ano po ang mamimiss niyo po, tatay, kay Rhea? Yung paglalambing po namin, ma'am. Bago kami matulog at saka bago ako umalis. Naglalambingan muna kami. Kamusta po itong si Rhea bilang anak? Hindi po siya marunong makiaway noong bata pa siya at hanggang naglaki po siya kasi mahalaga po siya sa akin at naglalambingan po kami hanggang ngayon. Pagkatapos ngayon, nalaman ko na lang siya, ganyan po ang buhay niya. Sa ngayon, sasabihin kong suspect, kung nasiyan man siya nagtago, sana sumurinder na po siya. Sana mabigyan ng sustisya yung mga ginawa mo sa anak ko at dalawang apo ko. Wala po silang mga kamalay-malay at walang kamuhang-muhang ng dalawang bata na ginanyan mo, isinaksak mo at gumawa ka ng hayop. Sana matulungan yung tatlong bangkay sa ngayon. At bigyan siya sila ng hustisya, marangal pa at katibayan sa kanilang buhay. Sino man ang bumas sa kanila, dapat maparusahan. Ate ko, kung ano man ang nangyari sa'yo, dapat mabigyan na ang gumawa sa'yo ng hustisya. Sana po, kung sino man ang gumawa sa pamilya ko, lumutang ka na. Kasi hahanap at hahanapin ka rin ng otoridad. Ngayon po, tatay, nabanggit din po ni Sir Rafi na kami po ay tutulong din po hanggang sa mailibing po natin ang mag-iina po ninyo. Kami na po bahala po na magbabayad po dito po sa funeral hanggang sa cemetery. Mas tututukan ho natin na mabigyan din ho ng hustisya yung nangyari at makasuhan ho natin yung suspect. Thank
Thank you so much po, Sir Rafi. Sana po marami pa kayong matulungan. Ito na po yung pera pambayad namin sa cemetery, yung utang po namin sa... Salamat po. 1, 2, 3, 4. Thank you, Idol Rafi. Ongoing pa po yung investigation natin. Nagpa-autopsy na po tayo through our crime laboratory unit dito po sa Police Regional Office. At nag-aantay na lang po tayo ng mga result ng laboratory at saka yung autopsy result. Based po doon sa autopsy, lahat po ba ng mga biktima ay nilaslas po yung kanilang leeg at lahat din po ay may tama po, may saksak? Based po sa post-mortem examination, mayroon po yun. Lahat ng biktima is mayroon po. As of this moment po, mayroon tayong mga lead na kinuwan. Bali, nag-eliminate na po tayo ng mga possible suspect sa POI. At saka, ma-determine natin po yung suspect. Kung bumalik na po yung mga result na sinabit namin through DNA, blood residue examination po. Dikat Balogan City Police Station po is assuring sa mga kamag-anak ng biktima po namin na continue po yung investigation namin. In fact, malapit na po. Inaantay lang namin yung mga processes, scientific examinations, at saka nag-gather po pa kami ng mga witnesses para makatulong sa investigation. Reassure po na hindi namin ito bibitawan. The highest is multiple murder. Papunta na tayo doon sa pinangyarihan at kasama natin si Chairman Zosimo. Magandang araw po ka. Magandang araw din, ma'am. Ito, ma'am, kasama natin ngayon yung mga tanod ko. Ilang metro ho ba lalakarin natin po, Kap? Estimate ko mo mga 300 meters siguro papunta doon. Baba na yan, siya mang nauna, diretso siya pag ano sa bahay niya. Ako naman, nakita ko na yung bata dito pag ano ko ng flashlight dahil madilim. Na nakataob dyan yung babae, na bata. Sabi ko, ano ito, patay naman to. Sabi ko, tapos tinignan ko na maigi, patay na talaga. Pag iikot ko ng ganun, nakita ko yung dalawang, ang magulang, ang ina doon at saka yung maliit. Ano na bata dito yung ulo? Doon yung pa. Tapos yung ina naman, doon yung ulo, dito yung pa. Pareho nung maliit. Magkatabi ho sila. Magkatabi sila. Nakita ko may mga ano, tama sila. Tatlo. Nabanggit po na lahat ho sila ay may laslas ho sa leeg. Nakita niyo po. May mga sugat kasi nakikita ko yung ina dito. Yung dugo, nandiyan na yung inaano na ng langgam na pula. Pareho sila may mga tama, tatlo sila. Sa leeg ho, nakita ho ninyo may laslas rin ho. Oo, yung ano, maliit. Yung magulang doon, medyo nakatagilid na ganun. Tapos yung maliit, nakatiyaya. Ako naman, dahil nandiyan na nakita ko na nagpakabulagta, akala ko baka yung namatay niya nandito pa sa paligid, nagpurpreslight ako. Agad. Wala akong nakita. Siya yung mga tanong na taranta na rin, tinawag ko siya na labas na dyan, balik tayo dahil wala na tayong magawa dahil mga patay na to. Sabi ko, ano na lang tayo ng pulis? Hintay na lang tayo ng pulis dahil tumawag na si Kapitan. Ano ang nakita niyong reaksyon po kay Tatay Edito? Ayun lang, ang nakita kong reaksyon niya, yung lang talagang nagano sa bahay niya, labas. Ganun. Nilapitan niya ho ba yung kanyang mga pamilya? Wala akong ano na hinawakan niya, gano'n, wala siya mag-ano. At tinignan ko po yung ano po, tapos diretso ako doon.
Kasi pagtingin ko wala namang ilaw doon, nagsindi ako ng ilaw, ma'am. Pagkatapos, siya nasa dito sa labas. Mga bandang anong oras po yun, konsehal, nung kayo ay nakarating na? Mga sumubra kulang alas 6 ng hapon. Tatay, marami ho kaming nakita mga bote ng alak ho rito. Kanino po ito? Matagal na pa yan nung magkasama pa kami ng tatay ni Ria dito. Pero pag kayo tayo nagiinuman, sa isang linggo, ilang beses? Isa lang po. Anong araw po yun? Sabado ng gabi po. Pag Sabado ng gabi, sino po ang kainuman po ninyo, tatay? Eh, gabi po yung dalawang mag-asawa. Kasi pagkalinggo, hindi po ako pumapasok. Nangangahoy ako, nag-iigip ng tubig. Mga anong oras po kayo nagiinuman, tatay? Pagdating ko po yung mga gabi alas 6 na pagkaluto ng dinadala ko po. So, napansin din namin, tatay, na meron kayong apat na aso? Tatlo po malaki. Yung isa po? Maliliit lang yung mga... Bali, ilan po ang aso ninyo? Anim? Anim po. Yung anim na aso po ninyo, tatay, kapag may ibang tao ho ba dito, tumatahol? Yes po, tumatahol po. Nung mga bandang bago ho kayo dumating, meron ba ho kayong mga narinig na tahol ng mga aso na papalapit ho kayo dito sa bahay ninyo? Yes po, ma'am. Itong mga aso ko. Tatahol talaga ito pag paparating na ako. Pag ibang tao ang dumadating ho dito, ganun din po? Tataho po. Meron ho bang magpapatunay, sir, na noong araw na yon ay nasa trabaho ka? Yes po, ma'am. Ba natin na pasukin po yung bahay? Tatay Adito, yung nang pinuntahan niyo po ito, ganito pa rin po yung ayos bago kayo umalis ng araw po na yun? Yes po, ma'am. Walang nagbago? Wala po, ma'am. Saan po natutulog ang mag-iina? Dito po, ma'am. Naka. Ayan. Ngayon nakikita ko magulo yung higaan ninyo. Ganito ho ba yung ayos nung bago ho ninyo iwanan yung tatlong mag-iina po ninyo? Hindi po, ma'am. Nung pagdating ninyo, magulo na ang bahay? Yes po, ma'am. Ito ho, nakita namin, ito ba yung binabanggit nyo na wallet? Yes po, ma'am. Na ilagay lang dyan? Ano po, ma'am? Naka... Buklat. Nakabuklat? Opo, ma'am. So, wala na yung pera? Opo, ma'am. Pero sa tingin po ninyo, tansya ninyo, tatay, magkano ang laman po dyan? Hindi ko pa matansya, ma'am, kasi hindi akong nagpapasok ito ng pera. Parang hindi ko aabot sa 1,000, ma'am. Okay. May mga gamit din po ba kayo na damit, na nawala, maliban po sa pera? Hindi ko po alam, ma'am, kasi hindi pa ako naka-ano dito. Hindi ko pa natingnan ng lahat. May nabanggit po kayo na isa pang wallet na okay. Nawawala. Nasaan po? Dito po nakasabit, ma'am. Yun po ay naglalaman ng ano? Pera po, ma'am. Sino ho ang madalas tumatambay po dito, tatay? Yung mag-ina, ma'am. Ito, sa inyo rin po ito? Yes po, ma'am. Meron ho kayong kuryente? Wala po, ma'am. Ano ho ba ang kapalit po, tatay, ng pagbabantay niyo dito sa bahay? Ano lang po, ma'am. Yung produkto dito, hati po kami ng may-ari. Ni Sir Arnold? Pag nabibenta po. Okay. Sa kapag kayo ay may-ani, magkano ang kinikita mo? Minsan po mga 5,000, 6,000, ganito lang po. So sa'yo na yung 5,000, sa kanya yung 5,000? Yes po, ma'am. Okay. So, nung pagdating nyo po, sir, yung pinto ng bahay nakabukas o nakasara? Nakabukas po, ma'am. Bukas po ba ang ilaw o wala? Wala po, ma'am. 6 o'clock po, alas 5 po yun, sir? 6 o'clock po, estimated hours. 6 o'clock. Nung nakita ho ninyo, ano ang unang reaction po ninyo? Sa pagdating ko po dito? Pagdating nyo po talaga tayo. Parang ano na po, ma'am, kasi kinlaro ko po kung tao ba yung nakabulagta. Pagtingin ko po, ma'am, talaga pamilya ko po nakabulagta na sa harapan ng bahay. Tapos tubak po ako sa barangay, humihingin ako ng tulong. Naka-tsinelas ho ba ang mga anak po ninyo at si Rhea? Hindi ko na po napansin, ma'am, kasi parang... Tuliro na? Oo po, ma'am. May binabanggit ka ding witness, sino yun? Hindi ko na po ito ma-ano, ma'am, kasi yung sumakay ako sa kanya, ma'am. Sabi niya sa akin na... Sino ang sinakyan mo? Ang three-seater ni Rolando po, ma'am. Okay. Papunta ako ng bayan po. Okay. Ano yung salitang binitawan ni Rolando? Sabi niya, masyado ng bangangirang amo ko. May pagkakataon din niya sa akin. Kagawad, gusto ko namin malaman nung kasama ho yung pinuntahan ni Edito dito. Ano, bakit ho siya dumiretso ho dito at ano pong ginawa po niya?
yung ginawa niya dito, pag diretso lang siya pasok. Tapos nag-ano siya dito ng mga ano niya. Yung mga, hindi ko nakita yung mga nakikinaayos niya kung ano. Kasi akala ko dingding na yung bahay. Silip po siya, nasisilip. Dito, ito. O yung mga itong ano, nasa taas po, may inaayos po siya. Yung mga ganito, yung parang nagpakasampay na ganyan. Mga. Kasi ang inaano ko kasi sa paligid ni baka kako yung namatay ng mga ano, nandyan niya. Kaya hindi ko na ano siya masyado. Siya yung ano ko sa kanya, ang inaano ko lang sa kanya, bakit hindi niya naasikaso mga pati na dapat sana pamilya niya, magugulat siya na gano'n. Eh ako tuloy, nagulat ako nang makita ko. Pero baliwalang lang sa kanya. Dire-diretso po dito. O yung tutuloy lang siya dito sa loob. Kaya nung tinawag ko din siya, dire-diretso din siya. Tay Nay, magandang araw po. Kilala niyo po ba yung kapitbahay po ninyong si Rhea Candice at si Edito Candice at Rhea Orio, tatay? Okay, kilala gad ang asawa pero ang babae din naman baguhan mamalati ka didi. Kilala ya ang asawa, ang lalaki. Pero ang babae hindi. Noong August 31 po tatay ng mga bandang alas 6 o bago ho yung araw po na yon, may narinig po ba kayong ingay doon po sa taas? Wala ako pa karinig, ma'am. Narinig ko lang, nagsabi nga, ayaw. Malakas po yung pagkakabanggit ng ayaw. Opo. Mga anong oras po iyon? Mga, ako pagising ko alas 3, pero pag gising ko alas 3, naglaba ako agad. Hindi, bali alas 3 at ito nananabo. Sabi lang nga, ayaw! Ganun. Okay. Eh, itong si Edito po, ay ano po ang pagkakakilala niyo sa kanya, tatay? Ay, ayun na kayo nagbabantay, may tiyad ito. Sabi niya, hira ang nag-alaga ang kuwan dyan, kalubihan, nagbabantay. Nung araw po na yun, sir, nakita mo bang alas 6 ng umaga umalis po si Edito? Umalis doon, kaya tricycle. Nung araw po na nangyari, umalis po siya alas 6 umaga. Oo. Nakita niyo bang umuwi siya? Kapag umuwi, hindi kami nakakita dahil marami namang mga tao nagpunta doon. Kayo po, Nay, nung may napansin po ba kayong umakyat din doon? Mga bandang alas 3. Tanghali po, may nakita po bang umakyat kayo papunta doon? Wala. Tatay Rolando, magandang araw po. Kilala niyo ba si Arnold Daklag? Kilala ko yung bumili ng tuna na sa akin, yung lupa. Kailan niyo po binenta sa kanya? 2014 pa. Meron po kayo tatay na pamangkin na may diferensya po sa pag-iisip? Eto. Oh. Sabi ko na pala. Anong pangalan mo? Juan Rojo Basal. Juan Rojo. Meron ho bang pagkakataon na naisakay mo ng tricycle si Edito? Wala. Ilang taon ka na? 30. Wow. Meron ka ng girlfriend? Asawa? Wala pa. Crush? Wala pa. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Dito na, gahakot ng mga kwan. Magpapakot. Iigib ng tubig. Nakakaakyat ka ba doon sa taas? Hindi na, ma'am. Nung una, gahakit ako nung tsuhin ko pa. Sino ang tsuhin mo? Oo. Ayun, hindi na. Bakit hindi ka umaakyat doon? Hindi naman, iba na ang may-ari na yan. Pag umaga, anong ginagawa mo? Dito lang, tambay. Minsan, pumupunta doon sa kabilang barrio. Ako, barrio. May kilala mo ba si Edito? Oo, mukha. May naalala ka ba noong August 30 kung asaan ka? Wala akong naalala. May nabalitaan ka bang nangyari dito sa lugar niyo? Wala. Nandito na ako sa bahay. May pagkakataon ba, ma'am, na nagiging aggressive siya? O kumbaga, nananakit siya? O may nakakapunta siya ng malayo? Nung una po, nung hindi pa po siya nag-maintain,
umaabot po siya, lakad lang po hanggang doon sa ano, sa ano ba yan, sa Gandara, ganyan. Doon pa po papuntang bundok. Hindi na po, hindi po niya ano yan sa bundok eh. Hindi po niya ano, sa kalsada lang po siya lumalakad. Kasi ito kalsada na po itong sa inyo, tabing kalsada na. Kalala niyo po ba sa dito? Hindi rin po kasi hindi taga dito yan eh. Pero sa mukha. Sa mukha nung ano lang po nung gabi na yun na pagpunta niya dito sa tindahan ni Danny. Nag-ano siya ng mga gamit niya, binili niya doon. Iniwan niya yung mga gamit niya kasi may ano na daw doon. Ano po ang iniwan niyang mga gamit? Yun po yung sabi niya lang na ano, may nangyari na sa pamilya niya. Napagsabihan niya? Opo. Kilala niyo po ba itong mag-iina na sila Rhea Oreo at yung live-in partner niya na si Edito Candice? Si Edito lang yung kilala po namin. Ano po ang pagkakakilala po ninyo kay Edito? Noon, nung dating asawa niya, pamangking ko, parang manugan ko na siya. O, ganun din. Bakit po sila naghiwalay? Patay na yung asawa niya, yung dati. Ano po ang kinamatay? Sakit. Kilala niyo po si Edito Candice? Ano lang po ito siya, ma'am, ininga. Hindi gunip naman kami siyado, ano lang, customer lang ko siya, oo. Noong August 30 po, sir, siya po ba ay pumunta po sa inyo? Opo, yung ano, galing siya sa bayan, tapos umuwi na sa kanilang bahay. Tapos, bumalik siya dito, sabi daw niya, hihingi daw yung tulong ng barangay kay Kap kasi yung pamilya daw ko niya pinatay. Mga ano oras po yun, sir, pumunta dito? Ano, alas 6 yata, yun. Tsaka yung iniwan yung mga dala niya dyan, tsaka yung ano, petrolyo, yung gas, tsaka yung bigas, yung mga pasalubong, yung mga anak niya tinapay, tsaka pampers, yun lang. Nanay, magandang araw po. Apo niyo ho ba yung 3 years old na anak ni Rhea? Opo, yung 3 years po. Ilan ho ba ang anak ni Rhea sa una po niyang kinakasama? Tatlo po. Ilan po ang nasa poder niya bago po mangyari yung insidente? Dalawa. Dalawa. Kinuha ko kasi itong bata ng August 24. Kaya isa na lang yan doon sa kanya. Bakit po kinuha po ninyo? Kasi pinapakuha ng teacher kasi mambibigay daw ng bag. Gusto nga sumama rin sa akin yun. Ako naman ang pumigil nga wag ka muna sumama kasi baka makimama kasi yun. Baka naman sabi ko, umiyak na umiyak ka, maghahatid na naman ako, malayo pa naman. Si Rhea po at si Edito, willing naman na ibigay yung bata? Si Edito kasi wala yan doon pagkuha ko ng bata, si Rhea lang. Ilang taon ho kayo ni Rhea ang nagsama? Higit pong 10. 10 years? 10 years. Kailan ho kayo naghiwalay? May 23 po, yung 2002. 2022, okay. Last year. Anong naging dahilan? Bakit naghiwalay po kayo? Selos po yata si Rhea. Nagselos sa'yo dahil may babae ka? Okay. Sabi niya. Okay, pero ano naman ang in-explain mo sa kanya? Sabi ko, wala naman. Nagkita ba ulit kayo ni Rhea? Hindi po. Hindi na kahit isang beses? Hindi na po. Sa text or chat po, nag-uusap din po ba kayo? Hindi po. Pero hindi ka ba nagparamdam sa kanya na bumalik naman siya sa inyo dahil meron kayong tatlong anak? Hindi na po. Gusto po ang relasyon mo kay Rhea? Mabait naman siya. Mm-mm. Sa pag-aalaga po sa mga anak, okay naman po si Rhea. Okay. Nalaman niyo po na siya ay buntis nung June kasi 5 months na po ngayon yung bata. Ibig sabihin po, June pa lang, buntis na siya. Mga 3 buwan yata, na mga 4, yung nalaman ko na buntis na siya. Hindi mo siya kinontak? Hindi na po. Noong nangyari po ang lahat ng ito, sir, nasaan po kayo noong August 30? Nandun po ako sa Olongapo City. Mm-mm. Sa Prostery Hall, Cabalan. Ano po ang ginagawa niyo po doon, sir? Gumagawa po kami ng sasakyan, re-repair po. Sakit ng kalooban ko po, ma'am. Mm-mm. Kasi ako yung anak po. Nakasligo yung mama ni Brownie. Ha? Anong ginagamit ni Brownie pag kinakastig yung mama ni Brownie? Kutsili. Suntok. Suntok. Diyan sunusuntok. Dito. Dito. Suntok dito. Kutsili. Anong nagiinom ni Brownie hinkuan? Iremnon?
Anong kuhan? Setong. Nakakailang bote ba nanay si dito sa isang araw? Pat o pat. Pat. Inahalo pa dito ng kutsilyo? Ha? Dito? Si Brownie? Inahalo pa ng kutsilyo? Paano man? Inahalo man dito yung kutsilyo sa'yo? Ha? Nasugat yung mamatiil. Nasugat niya matiil. Pinalo daw siya sa tiil, sa paa. Pinatakot daw siya ni dito ng kutsilyo. Mama mo inahalok ni Brownie ng kutsilyo? Ha? Inaano man? Ako nasugat. Ha? Ako nadala ko na. Inaano? Tumatakbo daw siya, insulat ganyan daw siya. Sundang. Sabi daw ni inyong bata, iya mama sinusuntok daw ni Brownie. Tinatakot nang daw ng itak, tumatakbo daw si Rhea. Okay. Yung tigbos, tinatakot daw sa parang kahoy. Mm-mm. Takot lang. Umiinom po ba si Edito araw-araw? Umiinom daw. Okay. Sinasaktan din po ba si yung anak po ninyo, sir? Pinapalo ng kahoy. Sir Arnold, magandang araw po. Kayo po ba yung amo ni Sir Edito? Opo. Ilang taon na po ba siya sa inyo na pedicab driver? Mga 10 na siguro. Ngayon po nabanggit niya na siya po ay ang caretaker po doon sa lupa ninyo, sa Barangay Pupua. Tama po ba yun? Opo. Ilang taon na po ba silang nakatira po doon? Mga 1 taon pa lang. Sino po ang unang caretaker niyo po doon sa lupa, sir? Tawag namin yung Kalbo, eh. Kalbo? Yun po ang tatay ni Rhea? Opo. Mayan po ba may problema ho ba kayo ni Sir Rolando o wala naman po? Wala naman. Gusto ko lang po nga, maano kung sino talaga nagkumatay. Paano niyo po na siya napagkatiwalaan ba? Kumbaga paano yun, sila yung pumalit? Kasi nandito lang naman siya, eh. Madalas namin kakwentuhan dito. Kamusta ho siya bilang pedicab driver po? Okay naman po siya. Wala naman akong masabi sa kanya. Pwede ho bang malaman, sir, kung nung August 30, ano oras ho dumating si Edito at anong oras po siya umuwi? Meron kami logbook dito. Okay. Pwede natin tingnan. Ang logbook po ninyo, kapag nag-in at nag-out ang mga driver po natin, kailangan makita nyo sila? Opo. Okay, hindi pwedeng ilagay kung hindi nyo nakita? Opo. Mayroon naman po kami CCTV din. Pumasok, oras ng pasok niya, ano, pagdating dito. Anong oras po ito? 7:30. Ang out po? 5:25 yata ito, 5:25. Meron tayong CCTV ngayon para ma-check din, no, yung alibi din ni Sir Edito kung saan na pumasok siya ng umaga at umuwi din ng hapon, binalik yung pedicab. Ayan yung pedicab po, tama po siya, sir? Opo. Tapos pupunta po ba sa inyo para magpa-out na? Magbabayad na, magbibigay na rin ng boundary. Ang lagay nito dito sa misa. Ayun, yung pagkain niya. Yung pagkain niya, dala na.
Sino man ang gumawa sa inyo, sana sumurinder ka na. Huwag ka na magtago. Hanapin ka rin ang otoridad. Kung magkita man tayo sa harap, magharap man tayo, hindi kita sasaktan. Kausapin kita ang maayos, bakit nagawa mo sa pamilya ko. Hindi naman, wala naman kaming ginagawa sa iyo. Wala kami naisip na sino man na kalaban namin. Mababait kaming tao. Bakit ganito ang ginawa niyo sa amin? Huwag kang matakot. Hindi ako gaganti sa iyo. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, na i-interbihin lang kita. Hindi kita sasaktan kasi hindi ako mananakit na tao. Hindi ako mamatayang tao. Diyos nang bahala. Yung pinapanaginip mo sa akin, pupuna pa ng Panginoon para malinaw na yung mukha ng tao. Mag-uri. Ay, labaturo yung gawa. Kaya no! Kanta na ito ni Stacia, ma. Tara ka. Gurugli kita. Diri tayo ni tatantanan, ini nga problema. Diri tala turuan lewat. Sir Edito, nandito tayo ngayon, no? Check-in muna namin kayo sa hotel para makapagpahinga. So, yung food po ninyo, kami na rin po ang bahala. Tomorrow po, susunduin po namin kayo around 10 a.m. for lie detector test. So, ngayong araw, pahinga po muna kayo. Maraming salamat po, Idol Rapi, na tinulungan mo ako. Maraming salamat po kasi naka-check-in pa ako dito, libre lahat. Sinagot po lahat ng gastos sa akin. First time niyo po ba dito sa Manila, Tay? Yes po, ma'am. Sa hotel po, first time niyo po mag-check-in? Yes po, ma'am. Hello, ma'am. Thank you. Tatay, kamusta po ang tulog po ninyo? Medyo okay naman po. Nakatulog kayo na maayos? Opo, ma'am. Kumain na din po? Yes, ma'am. Okay, sige po. Ngayon, tatay, punta na po tayo. Ngayong araw nakaschedule yung lie detector test po ninyo. Tara po. Yes po, ma'am. Thank you.
Magandang araw po. Good afternoon po. Pwede ho ba malaman yung proseso ho na sa polygraph test po natin? Bali, ang process po ng polygraph before tayo mag-proceed sa mismong actual examination, magkakaroon muna tayo ng pre-test interview. So sa pre-test interview, kukunin natin yung mga background, kung ano ba yung nangyari, yung mga information ni sir, kung ano yung mga tungkol sa kanya. And then yung mga bagay kung bakit siya nandito ngayon sa ating examination. Ang resulta po ng polygraph examination, ilang araw po bago ito lumabas? Mga 1 to 2 days po. Bali yung verbal result within the day, pero syempre kailangan ng matinding proseso dahil nga sa case na under ni sir, no? So kailangan aralin mabuti yun bago siya ilabas. Dito ngayon po ay pauwiin po muna namin ulit kayo ng summer dahil hinihintay na lang naman po natin yung result ng lie detector test. So, ihahatid po namin kayo ngayon sa terminal. Okay po ba? Yes po, ma'am. Nakakain na po kayo? Yes po, ma'am. Kamusta po ang pahinga niyo po buong araw kahapon? Okay naman po, ma'am. Nakatulog po kayo ng maayos? Yes po, ma'am. Okay. Sige po, ito po. Magbibigay po kami ng pamasahe. Sasamahan pa rin po namin kayo sa terminal. Ito po, tatay. 2,500 po. Pamasahin niyo po hanggang makarating na po kayo doon, pati pagkain po. Senator Rapetol po, maraming salamat sa tulong mo na nakapunta ko dito. Inako mo lahat ng gastusin sa hotel, pagkain. At sa pag-uwi ko doon sa Mar, binigyan mo pa rin ako ng panggastos. Sana nga yung problema ko na matapos na to, papatunayan ko talaga na wala akong kasalanan. Sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin, maraming salamat. Panginoon ang nakakaalam nito kung sino ang tunay na may sala. Ito lang po masasabi ko. Maraming salamat po, Idol Rapetol po, sa tulong mo. Salamat po. Ito na ngayon resulta po ng lie detector test. Sabi rito, Mr. Edito Candis, polygraph test chart recording showed significant reaction to the aforementioned relevant questions indicating deceptive in short. Ibig sabihin, nag-fail siya, deceptive yung mga sagot niya doon sa mga katanungan. Tumo ko na kahapon lamang sa police edito dahil di na raw po nito kinaya yung kanyang konsensya. Tugma po, Idol, sa nakalap din natin informasyon na si Rhea ay meron pong 6 years old na anak sa kanyang ex-partner na noong August 24, 6 days before the incident, ay kinuha ng lola nung walang paalam kay Edito. At dito na po, Idol, nag-umpisa ang kanilang pag-aaway. Okay, so inabot na konsensya po. Ito pong si Edito at sumuko po sa inyo at umami na po dun sa krimen? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ganun kapatid, mabilis, magaling yung mga PNP natin dyan sa Katbalogan. Nang dahil kay Colonel Norman Ala, kay Major Nino Cabanyas, nang dahil sa Katbalogan Summer PNP, nakabawi muli ang Philippine National Police dito pa sa programa Wanted sa Radyo at sa mga taong nanonood at nakikinig dito sa programa at sa sambayan ng Pilipino.